ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Ubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng unang linggo ng Kwaresma at ngayon ang panghuling araw ng buwan ng Pebrero. Isama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasarin ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng parokya. Ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang idagdag rin natin na intensyon ay intensyon para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa ay napahayag na ang salita ng Diyos ay parang isang ulan o niebe na pumapatak at ito'y hindi babalik sa Panginoong Diyos hanggat hindi nagbunga ng kabutihan. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo paano manalangin. At ang turo ng ating Panginoong Hesus ay panalangin ng Ama namin. Tuwi na tayo tinatawag ng ating Panginoon na manalangin na siyang mag-ugnay sa atin ng malaliman sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nangihina ng hinawa sa buhay panampalataya at hindi na gaanong nanalangin. O dili kaya na tayo ay nawalan na ng direksyon sa buhay at tayo ay nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at ngayon mong sa iyong paningin ay magniningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo. Sa pamagitan ng paghubog, sa pag-uugali namin,
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglakapak sa lupay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila'y pakikinggan sila sa Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag
ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa man ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng unang linggo ng 40 araw na paghanda o Kwaresma para sa paghanda sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang tema po sa araw na ito ay panalangin. Sinasabi ni Propeta Isaias sa ating unang pagbasa sa Isaias Kapitulo 55, Besod 10 hanggang 11, kapag tayo'y nanalangin, ang lahat po na ating panalangin ay pupunta sa Diyos na Ama na kung saan ang Kanyang biyaya, kagaya ng ulan o nyebi, ito'y papatak sa lupa at ito ay hindi napabalik hanggat hindi ito magbigay ng magaganap sa lahat ng nasa ng inaasahan ng mga matuwid. Sapagkat ayon pa sa Salmo 33 na atin pong napakinggan ngayon, sa versikulo 18 nito, ang matuwid ay tutulungan sa panahon ng kagipitan sapagkat ang Diyos ay may dakilang pagmamahal. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 15, na ito ay makita rin natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 2 hanggang 4, ang pagtuturo ng ating Panginoong Isos sa panalangin na Ama namin. Ang Ama namin ay isang dasal na para sa mga Hudyo o mga Hebreo, tinatawag nila Hiphilat Hasidon. At magsimula ang Hiphilat Hasidon ng Abino Sabasayamim. Abino, Ama namin, Sabasayamim, nasa kalangitan. Nasa ating versyon ngayon, ng ating Ebanghelyo sa New Testament, ay nasa versyon ng Koinoko na Grigo o Luma na Grigo, sinasabi naman, Pater Himon, ho entois uranois, na nasulat sa Latin, Pater Noster, quis in celis, at nasalin sa ating lingwahe, sa ating salitang Tagalog, Ama naming nasa langit. Ito yung introduction sa pitong petisyon na nasa loob ng Ama namin na panalangin. Ang tungkol sa
pahayag na ang Diyos ay isang Ama natin na sa langit at ating sambahin ang kanyang pangalan. Kung tingnan natin sa orihinal, ipabanal ang kanyang pangalan. Hindi lang sambahin, ipabanal ang kanyang pangalan. At ang kasunod ay ang mga petisyon na, ang unang tatlo na petisyon ay para sa Diyos na Ama at ang pang-apat hanggang pang-pito ay para sa atin. Ang una na petisyon nito ay sinasabi na sambahin ang ngalan mo. Yung pangalan ng Diyos ay atin pong makikita na napakarami sa aklat ng Genesis, ngunit ang pinakamahalaga na pangalan ay nasa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Verso 14, na Yahweh. Na nung tinanong ni Moises kung sino ang pangalan ng nagpadala sa kanya upang iligtas ang kanyang bayan hinirang, sinasabi ng Diyos, Yahweh. Ang kahulugan ng Yahweh ay ako. Sapagkat iyan po ay isang verb na kung saan ako ay magiging o kaya sa salitang English pa, being. Kaya yung ako ay ako na pangalan ng Diyos ay siyang pinakabanal na pangalan. At sa pangalawang petisyon na maghari nawa siya sa atin, ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari na kung saan mayroong tatlo na kahulugan ang kanyang paghahari. Una, paghahari sa isang walang katapusan na kaharian ng Diyos sa langit. Pangalawa, ang espiritual na kaharian ng ating Panginoong Hesukristo na sasalamin sa simbahan dito sa lupa. At pangatlo, ang mistiko na kaharian ng Diyos na nariyan sa ating kalubluuban o sa ating kaluluwa. Dahil sinasabi ng ating Panginoon na ang paghahari ng Diyos ay nasa loob ninyo. Banghin San Lucas, Kapitulo 19, Versikulo 21. Ito yung tatlong kahulugan ng paghahari ng Diyos. Yan ang pangalawang petisyon. Ang pangatlong petisyon ay sinasabi na sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang kalooban ng Diyos ay atin pong napakinggan tungkol sa kaligtasan ng tao. Gusto ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, lahat tayo ay mapunta sa langit. Kaya ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung tatlo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kaharian o paghahari, at ang kanyang kalooban. Ang kasunod, pang-apat, pang-lima, at pang-anim at pang-pito ay para naman sa atin. Ang una, sa pang-apat na pang-apat na petisyon, bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw-araw. Dito po kailangan nating tingnan sa orihinal na pagkasulat dahil hindi po nakalagay ang araw-araw dito sa tinatawag na artos. Artos, pagkain, tinapay. Ang nakalagay po ay ipyoson. Ipyoson, ibig sabihin, yung higit na kinakailangan. At dahil dito itong pagkain na higit na kinakailangan natin. At so hindi po araw-araw yung higit na kailangan. At ano po ang pagkain higit na kailangan? Walang iba kundi ang katawan ng ating Panginoon na matanggap sa panahon ng Eukaristiya. Dahil sabihin ng pari at ng liminister, katawan ni Kristo at sinasabi niyo, Amen. Ito yung araw-araw na higit na kinakailangan natin. Panglima na petisyon, sinasabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Sa orihinal po na salita, dahil ang orihinal na
na Abinoko Sebastian o ama namin ay nasa Aramaiko. Ang ginamit po na salita dito ay ang salitang Aramaiko na haba. Ang haba, maaring utang, maaring din na kasalanan. Pero ang ibig sabihin dito kung utang man, utang natin sa Diyos dahil tayo nagkasala sa Kanya, iniligtas tayo dahil sa ating Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag na panglima na petisyon. At ang pang-anim na petisyon ay sinasabi, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ito po yung tinatawag na sa panghuli na panahon na kung saan mayroong paghukom at mayroong mga pagsubok na daanan, sana hindi tayo maibulid doon sa napakahirap na pagsubok sa impyerno, bagkos tayo ay maligtas. Pero ang nakasulat po dito na salita ay ang salitang pirasmos. Pirasmos ay ang tukso ng Diablo, na kung saan natukso ang unang mga tao, Adan at Eva, at sila ay nagkasala. Pero ang mga tao sa ngayon, magkaroon din ng pirasmos, mga tukso sa iba't ibang paraan dahil sa mga personal na kinamalingan at sala. At sinasabi pa, ilayo kami sa masama. Ang masama po dito ay maaring ito yung demonyo, ito yung Satanas, ito yung kalaban ng Diyos. O dili kaya kung sino man ang mga nagkasala at naging kampon ng demonyo. Kaya tayong lahat ay nanalangin na ilayo sa mga ito. At ang pinakahuli, yung tinatawag nating doxolohiya, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangirihan at ang kapurihan magpakailanman. Ito ay kinuha sa unang aklat ng Kronika, Kapitlo 29, versikulo 11. Ito yung panalangin ng Abinoong Sabasayamim, Pater Noster, Padre Nuestro, o sa ating versyon ngayon, sa ating Ebanghelyo, ay tinatawag na Pater Himon Hain Tois Oranois, ay panalangin na malalim. Sa bawat panalangin natin sa Panang Misa, nawa ay titingnan po natin na nasusuma na po dito ang malalim na teolohiya at ang buong kahulugan ng Misa at buong kahulugan ng ating relasyon sa Diyos. Naway, sa bawat panalangin natin sa Ama namin, Abinongo Sabasayamem o Pater Noster, isintro natin ang ating puso na Diyos ang ating kainkwentro, Diyos ang ating kaugnay, Diyos na siyang umibig ng tunay, na hindi na siya malayo sa atin, siya ay Ama na nagmamahal sa atin, sapagkat mahal na mahal natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kahit taglay ang matibay na pag-asa, idulog po natin sa Kanyang kaharapan ang ating mga kahilingan at atin pong itutugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo'y naway magkaroon ng sapat na kakanin
para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak, ang mga may sakit, at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ng Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tingnan namin ito, sumita ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, Patid, upang paghain natin ay kalugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kaganang loob sa aming lahat ang pagkain at inuming ito. Ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan sa bitan sa Kristo na aming Panginoon. Pinibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak na minamahal aming inalalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kaluuban ng kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap at pagtatangkilik. Kaya kaysa na mangyalsisi awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kasmitan ng Espiritu, ang banal ang makaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan, paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo ipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kay San Mala Virgen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kay San mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na magaling na utos at sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sumainyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo,
at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and service sa darating na March 2, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection mamaya sa ganap na ika-pito ng gabi, dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat mo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod
sa minimum public health standard ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yung hindi pa po nagkaroon ng Lectio Divina para sa pong Hesus Nazareno na pwede niyong gamitin ngayong Kwaresma at lahat higit na sa mga mahal na araw o mula Lunes Santo hanggang Sabado de Gloria ay itong Lectio Divina ng pong Hesus Nazareno, 130 pesos po, available po doon sa Information Guard. Salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayo na sa loob at sa labas ng dambanan ng Itim na Nazareno kami naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng pong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Alam ng Diyos kung ano ang kinakailangan natin. Huwag tayong maghinawa sa ating pagpanalangin sa Kanya. Ngayon na po ang basbas. Nangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inaglas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng pinisyon ito naway mahalan ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kinibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,